Welcome to Jiang's Journal. It's a brand new day, brand new life, and of course, it's a brand new vlog. It's my rest day, and I just woke up. And also, pasensya na ako, medyo tamad vibes tayo ngayon kasi it is also the time of the month. Girls, you know what I mean. Kapag ganitong eksena sa life natin, di ba, parang it's so nakakatamad. Magagalaw kasi ang sakit ng katawan mo, ang sakit ng puso mo and all. So yes, please bear with me. Magchichikahan lang naman tayo ngayon. Ayan, medyo bumangon naman tayo para magkaroon naman ng konting energy sa vlog kahit na medyo low talaga yung pakiramdam natin dahil sa monthly period na ito. Pero yeah, go lang ng go, fight lang ng fight, vlog lang ng vlog. So yun, anong ganap natin? Halloween, guys. Nakakalungkot kasi hindi na naman pwedeng pumunta ng sementeryo. Last year kasi hindi ako nakadalaw sa sementeryo kasi nga ayun yung na-stroke si Mamita. Tapos ako yung naging bantay niya last year. Nung pag-uwi namin ng house, ako yung naiwan sa bahay para mag-alaga sa kanya. So, ngayon naman, may pandemic, di pa rin ako makakapagdalaw ng sementeryo. But anyway, pwede naman sa ibang angle. Hindi ako mapakali sa gusto kong angle. So, hopefully, ito na yon. Ito na yung gusto kong maging angulo ko for this vlog. Pasensya na, medyo disoriented ako ngayon kasi nga, ang bigat talaga ng puso ko. So, anyway, ayun, continue na natin yung vlog. Ano ba ang pag-uusapan natin today? Nagpalit ako ng mic, guys, kasi feeling ko yung kaninang microphone na gamit ko, hindi niya kinakaya yung ingay ng aircon. So, eto, try ko na si wired mic kasi kanina yung gamit ko si wireless. So, parang medyo hindi ko gusto yung performance niya tonight. So, anyway, going back to the topic. So, Halloween, anong mga ganap ninyo? So, since today is Halloween, I just wanna share my own supernatural experience. And disclaimer, kung matatakotin ka, kung hindi buo ang loob mo, kung tingin mo hindi mo kaya, please, do not continue watching. Para lang to sa mga matatapang at buo ang loob. And congratulations, matapang ka kasi you decided to continue. So anyway, simulan na natin yung chika. This happened when I was in grade school. Grade 5, grade 4 siguro. Hindi ko na talaga masyadong maalala kung anong grade ako nun. Pero chika ko lang ng bahagya sa inyo kung anong klaseng bata ako noon. I was so shy. I was so quiet. May sarili akong mundo. Ako yung tipo ng kid na masaya na sa stationery, magsulat-sulat, ganyan. Tapos, it was, I believe, a Friday night. Tapos, lahat ng mga tao, mga tita ko, nandun sila sa may gate namin. Kasi dun sa street namin, magkakapit bahay, mahilig tumambay kapag weekend night. Tapos, ayun, magluluto ng pancit canton, eggs, ganyan. Tapos, mga nakapabilog sa may gate habang kumakain at nagchichigahan. So, ganun kasaya ang buhay noon, di ba? Simple lang. Pero happy. So, anyway, habang sila nasa may gate, ako naman, mag-isa ako dun sa taas namin. Iba na kasi yung itsura ng bahay ngayon sa Las Piñas. Dati, meron kaming attic. Tapos, ayun yung tulugan namin magkakapatid, kaming tatlo. So, that time, hindi ko maalala kung nasaan yung mga kapatid ko noon. Siguro, lumalandi. I don't know, basta mag-isa lang ako noon sa attic. Which is, sobrang love ko. Preferred ko mag-isa. So, noong mga panahon na yon, mahilig na ako magsulat-sulat. So, naalala ko, nag-journal ako. Tapos, ayun, nagsusulat ng mga letters for my friends sa stationery. Tapos, nung medyo nakaramdam na ako ng antok, edi humiga na ako.
Pero siguro wala pa ako 5-10 minutes na tulog. Ano, nakaramdam ako ng pag-wiwi. So, eto na. Handa na ba kayo? Teka lang, bago kayo continue, gusto ko lang malaman nyo na this is not my very first and only supernatural experience. Marami-rami sila. Weird na kong weird, but yes, that's who I am. So, pero ito yung super pinaka hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Na tuwing naalala ko, it's still haunting me. Natatakot pa rin ako. Pero of course, dasal pa rin ang panlaban natin dyan. So anyway, to continue, ayun na nga. So gising ako, no? So nakahiga ako, tapos, guys, imagine niyo, since attic siya, malapit, napakaliit lang nung pagitan ng bubong, tsaka nung hinihigaan ko. Alright. So pagdilat ng mata ko, I saw an old lady wearing black. Tapos yung veil niya nasa may face niya. Can you imagine? Can you imagine? So, natatakot na ako. Bakit ko pa siya kinakwento? Anyway, continue ko na lang matapos lang to. So, nashock ako eh. Nashock ako ng sobra. Pumikit ulit ako sa pagkakalala ko. Pumikit ulit ako. I was praying. Lahat ng mga tinuro sa atin na dasal sa school, ng mga parents natin, yung mga memorized na dasal, Angel of God, Our Father, Hail Mary, lahat yan. Lahat ng mga dasal na alam ko, mga Catholic prayers na alam ko, pinagsasabi ko during that time. Tapos, ang pinaka unexpected ko na part, she was praying with me. Kabisado niya yung mga dasal na alam natin, na kabisado natin. So after that, I stopped praying. Nagdasal ako ng sariling dasal ko lang. Yung hindi memorized. Yung kung ano yung sinasambit ng puso ko that time. Nakapikit ako noon ah. Tapos, while I was saying my own prayers, hindi ko na rin siya naririnig. Pero nakapikit ako. Continue praying ako ng panadasal. Dumilat ulit ako. She's not there. In there. Pero hindi pa ako bumaba kaagad nun. Nakalimutan ko na nga ata na naiihi ako eh. Tapos, it doesn't end there, guys. Pagtingin ko, sa side ko, sa right, she is beside me. Na naka beside din, facing me. She was not saying any words that time, or hindi ko na maalala, pero wala na ako naririnig. But I can definitely see her nakatabi ko na sa side ko. The next thing that I remember here is nandun na ako sa dulo, sa may hagdan, pababa ng attic. Honestly, I don't remember na kung anong mangyari that time. Kasi nakita ko si Kuya Brian. Kuya Brian is pamangkin ko siya, namin siya. Pero Kuya tawag ko sa kanya kasi he is older than me. Kasi tingin ko mag-CR din siya. Kasi yung baba nung hagdan namin, yun na yung katabi ng CR namin. So, ayun na lang yung naalala ko. Sabi nila, I jumped. So, mataas yun eh. Sa pagkakaalala ko, mataas siya. Kasi syempre, maliit pa ako noon. Tapos, tumalon daw ako from top to bottom nung
nung hagdan. Tapos, after nun, ang naalala ko na lang, yakap-yakap na ako ng lola ko. Tapos, mga nag... Hindi ko, alam mo yung mga rituals ng mga matatandang rituals, ting-ting, incenso, garlic, and all. Tapos, nagdadasal siya ng sarili niyang dasal. Ayun na, yung naalala kong nangyari. I was so afraid. Yakap-yakap ko lang siya. Iyak ko ng iyak. So, ayun. I don't know who that lady is at kung anong gusto niyang mangyari, kung anong pakay niya, but definitely, ayokong i-continue kung ano man yung gusto niyang maging ugnayan namin kasi she doesn't belong here. She doesn't belong in this world anymore. Diba? So, I prayed and prayed. From that day on, sobrang tagal ko siyang inisip, as in nilamon ako ng takot noon. But then dapat hindi tayo natatakot sa kanila sa mga ganyang bagay. Dapat alam nila na tayo, ang mga tao, ang mga buhay pa, ang kailangan manaig sa mundong ito. So kailangan lang nating magdasal ng magdasal, keep the faith kay Lord, kasi kailangan nating maging mas malakas kaysa sa kanila. So yeah, first time ko mag-share ng supernatural experience ko kasi I don't want you to think that I am weird than I already am. Kasi alam ko nang weird ako eh, pero ayoko nang mas isipin nyo pa na weird ako. Well, that's the reality of life. So, again, so baka may mga hindi maniwala, may mga maniwala, that's fine. May kanya-kanya naman tayong opinion sa life. Basta ako, ayun yung pinaka-scary na hindi ko makakalimutan for the rest of my life. Hindi ko siya makakalimutan, pero it doesn't mean na forever ako mababalot ng takot. Kasi I know I have God. I know I have faith in Him at He will guide me and bless me with my whole life. So ikaw, ano yung mga supernatural experience or experiences mo? Leave it in the comment section down below. So I guess this is where I will end the vlog. So keep safe guys and always pray, always, always have your faith in Him. Thank you so much for watching Jung's Journal. I'll see you again next time. Bye, good night, and stay safe, guys.